Ayan, good morning everyone. Ako po ay excited na excited sa umaga po na ito dahil meron po akong good news sa inyo guys. Ano kaya ang good news? Siyempre, ang salita ng Panginoon. Huwag na natin patagalin pa ang good news na i-share ko sa inyo. Sabi dito sa John 14:25-27, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, diba? Napakasarap po ang good news na isishare ko sa inyo, sa ating lahat. Guys, huwag na natin po nga hayain na mawala po ang kapayapaan na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Alam po natin sa mundo ngayon, maraming mga pagsubok, maraming mga dahilan, maraming mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. Tayong mga tao, gusto natin ng kapayapaan. Pero paano natin maranasan ang kapayapaan sa ating puso? Siyempre, kung may totoo kang Kristo, kung may totoo kang Hesus sa buhay mo, doon mo maranasan ang kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoon. Itong mundo, hindi kaya ibigay ng kapayapaan. Diba? Alam natin yan. Kasi maraming mga pagsubok, maraming mga pangyayari po dito sa mundo, walang kapayapaan. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, good news yan sa atin. Kung may totoo kang Kristo ngayon, yung buong puso mo, di ba? Sabi ko doon sa Mark 11, di ba, sabi ko, nga love the Lord your God with all our hearts, di ba? Napakasarap po kung may kapayapaan po sa ating mga buhay. So guys, kung gustong-gusto mo talaga nga maranasan yung tunay at totoong kapayapaan, tanggapin natin si Jesus, mamuhay tayo sa Kanya, at sundin natin yung kagustuhan ng Panginoon. Dahil Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Diba? Kung isipin natin, ang mundo, hindi kaya ibigay ng kapayapaan. Pero, sa banal ng Espiritu, kung ikaw may totoong Kristo, doon mo maranasan ang kapayapaan. Hindi ka matatakot, hindi ka mabalisa. Diba? Lahat tayo napapanik, lahat tayo natatakot, lahat tayo nangangamba dahil sa mga problema na sa mundo ito. Diba? Walang peace. Pero, pag may Kristo ka, ay easy lang yan. Kasi ang Diyos lang ang mabibigay ng kapayapaan. Pero, yung banal na Espiritu lamang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan kung may Kristo tayo. Doon natin maranasan yung banal na Espiritu nang galing sa Panginoon, yung kapayapaan, guys. So, ngayon, guys, huwag na natin nga hayaan na mawala yung Espiritu na ibigay ng Panginoon sa atin dahil Siya po ang nagbibigay sa atin ng peace sa ating hearts, nagbibigay sa peace sa ating mga puso. Guys, di ba napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon? Ibibigay ko po ang kapayapaan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa, mangamba. Diba? Napakalinaw po ang sinabi ng Panginoon. Napakasarap pakinggan yung salita ng Panginoon pag sinabi niya, ibibigay ko po ang kapayapaan. Guys, tayong lahat po, gustong-gusto natin yung kapayapaan. So, kung gusto mo ma-receive ang kapayapaan, guys, this is the time. This is the right time. Nga, isipin natin na si Jesus Christ lang ang yung tunay at totoong magbibigay sa ating kapayapaan. So guys, thank you kayo sa lahat po sa nakinig po ngayon. I'm so blessed po sa opportunity na ibigay niya sa atin. So guys, only God will give us the peace of this world. So guys, and thank you, and thank you po sa ating lahat, and God bless everyone, and see you!